Ayan, isang magandang araw po. Kanina po may tumawag sa akin. Gusto niya daw pong ipagawa yung kanyang Mitsubishi Mirage. Bali, naging problema po kasi ng Mitsubishi niya. Umingay po yung kanyang compressor. Ngayon, pinacheck up niya po sa ibang technician dun sa lugar nila. Kasi po taga Tipolo po siya. Ngayon na may napanood siyang isa sa mga vlog ko, kaya tumawag po siya sa akin na baka daw magpili namin gawa ng paraan yung kanyang compressor, yung kanyang aircon. Sabi ko, try natin kasi minsan naman nagagawan po ng paraan, lalo pat do medyo mahina po yung biyahe ng mga grab ngayon kasi gawa nung marami na pong kalaban. Sabi ko, sige, try natin. Kaya sa mga ano dyan, sa mga may mga mirage dyan, kung sakaling mangyari sa inyo yung ganito, pwede nyo pong pasubukan na palagdagan ng langis yung inyong compressor. Kasi minsan, pagkatagalan po kasi nyan, pag kinapos po ng langis yung ating compressor sa aircon, humihina po yung bomba nyan kasi kulang na po sa langis. Eh, ang nangyari po sa sasakyan ni kuya, bali, ang gusto nga sana mangyari nung pinatingnan niya, bali, papalitan daw po ng compressor. Eh, alam nyo naman po, medyo may kamahalan po yung compressor. Umabot din po siya ng 8,000 o 12, ganyan. Depende po sa tindahan nyo kung magkano yung presyo nila. Kaya ito po, ginawan muna namin ang paraan para medyo makatipid naman po. At bago po natin pagpatuloy yung ating video, mag-shoutout po muna tayo. Shoutout muna kay ano dyan, kay Montilano Maribel, kay Yertet, kay Dr. Milante, at sa aking mga kapitbahay dyan sa Lo, sa Pilanti family, Tulloso family. Hindi ko na po maisa-isa yun, basta kumusta lang po kay lahat yan. Ayan, ito na po, medyo ito ay susunod na natin yung ating video. 40 lang siya, okay, ngayon 2 minutes na kasi yan. Mabot na lang ngayon yan, mabot na siya ng 60. Pag malamig kasi kung tayo natin yung tips ko, saan hindi mo makikita na gano'n. Oo. Ayan, maingay na siya. Sa akin ano mo yan, siyempre kung pinasa ng tubig dyan sa condenser, medyo bababa pa yan. Alam, walang ano, walang automatic. Ang bagay, yung mga bilag sa talibig, ginamit ko yan na ano. Oo, yun yun. Ayan. Ayan. Nasa punta na rito. Pagbakya muna tayo bago magdagdag ng langis. Negative ano na siya. Ito ang ginamit ko ngayon kasi nasira po yung ganito ko. Ito ako, sabi ko bakit. Na putol po yung isang gauge na ano. Kaya dito muna, ito muna ang high side ang ginamit ko para sa pagkakarga mamaya ng freon. Yung lumalabas po yung hangin na nakukuha niya. Papunta pong langit yan. Patayin na natin yung vacuum. Pero bago nyo patayin yung vacuum, sarado nyo muna dito sa gauge para hindi lumabas yung ano. Okay. Wala na pong hangin sa ano yan. Okay. Tapos tutok natin dito sa basong may langis. Ayan. Wako? Sige pa, wako ako. Ayan, saka po bubuksan dito sa ano. Tago yung langis, di makita. Ayan, pasigupin yan. Okay. Ayan, magic. Nigop na, wala na. Okay. Isusunod naman natin ngayon yung freon.
Ayan, ito. Dadagdag na po tayo ng ano. Nakarga na tayo po yan. Pinakasat na. Aircon! Ayan. Medyo bumaba po siya. Pero kulang pa po ng preon yun. Malalaman po natin mamaya yan kung hindi na siya abot ng mga 65. Punayin po muna natin ang preon. Ayan. Medyo okay na po yung kanyang ano. Okay na yung kanyang medyo mababa na po yung ano. Natuhalo na lang siya ng 30. Kanina po kasi umabot siya ng ano eh. Umabot siya ng 65. Kaya sabi sa kanya ng ibang technician ay palitan na daw po na ang compressor kasi pag ganun po talaga medyo mataas na kadalasan po talaga niyan mahina na yung compressor lalo na pag tumatakbo siya lang saka lang siya lumalamig pero buti na lang po na ano niya na sabi niya baka madala pa sa dagdagan lang muna ng lamit kaya yung po ginawa namin dagdagan ko lang po muna ng lamit. Eh, so kaya naman kay kuya, medyo malayo-layo pa naman ang ano yan. Tangka kuya, ano? Tangka galing? Antipolo pa. Ayan. Sa mga shout out sa mga taga-antipolo dyan. May mga customer din po akong mga taga dyan. Kahit malayo, salamat po sa inyo. Kahit medyo malayo, gumawa ba kayo ng Manila para masubukan kung kaya po. Pero minsan natsatsambahan naman po. Ayan po. Umalo na lang siya ng mga 25, ang layo po ng ano, kanina po, maabot dito ng mga 65. So, yan. So, para, ano, naglalaro na lang siya sa 25 to 30. Medyo, malakas pa po pala, hindi pa naman palitan yung kanyang compressor. Saka, ano, medyo nawala din po yung ingay na naririnig namin kanina. Kasi, kaya sabi ng ibang magagawa, palitan na daw po ng compressor. Medyo tumahimik naman po konti. May konti naman pero okay na yun. Ang importante po lumamig. Ayan. Buti na lang po nagawa namin ng remedyo. Yan po ngayon temperature niya ngayon. Nag-negative 9 po siya. Negative 10. Kaya pag ano po. Pag yung katulad ng nangyari po sa ganitong sakyan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Minsan nare-remedyoan pa naman po yung gano'n na minsan maingay po yung compressor. Tapos walang lamig. Ayan. Okay na po ngayon. Umabot po ng negative 70. No? Medyo maganda na po lamig yan. Ayan. Masalamat na po tayo. Kay buti na lang po. Nagawan pa natin ang paraan. Kaya huwag po kayo mawala ng pag-asa kapag halimbawa ganito nangyari sa sakyan nyo, sa mirage. Minsan mama po may ano pa eh. Minsan naman may paraan pa eh. Katulad po nung nangyari ito sa sakyan ni kuya. Sabi nung ano, palitan na daw ng compressor. Yan, awa ng Diyos, nagawan pa naman po ng paraan. Hindi pa tayo nagpalit. Nadala pa po sa ano. Dagdag lang po muna kami ng konting langis. Tapos yun, karga ulit ng preon. Awa ng Diyos, okay naman po. Kaya, yan po. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo, sa patuloy nyo pagsubaybay po sa aking channel na hanggang ngayon, kahit hindi po ako masyado nakakapag-upload gawa nung medyo busy po sa trabaho kasi pagdating nung minsan sa bahay, pagod na, tulog na lang. Kaya, yan po. Sige, maraming salamat po. Good. Okay. Back to normal. Okay. Hanggang dito na lang po kami. Bye-bye.